kilalanin po ang amazing dahon na sabi nila daig pa raw sa malunggay pagdating sa nutrisyon. Alamin kung saan ito makukuha at kung paano ito lulutuin ng bongga. Narinig niyo na ba ang salitang ashitaba? Ano daw? Ipi. Ano? Ipi na kikilala. Ang amazing ashitaba. Ang ashitaba, gusto kong sabihin, ay isang gulay na galing sa Japan. It's a wild vegetable, it's a good vegetable, it's a vegetable na medisina pa. Good news mga kapuso! Dahil meron na namang masustansyang gulay na pwede nating maging kapartner sa pagtitipid at pangangalaga ng ating kalusugan. Mula sa salitang ashita, ang ashitaba na nangangahulugang tomorrow. Dahil sa mabilis na paglago ng kanyang mga dahon sa tropical na klima, tinaguriyan itong the tomorrow leaf. Kasi ang biro nga nila, putulin mo ang dahon nito ngayon, bukas ay magsisimula na itong tumubo. Superfood daw ang ashitaba dahil sa winner nitong sustansya. Aside from its nutrients, no, sabi natin na dyan yung mga vitamins, minerals, mataas rin siya sa antioxidant. Nakatutulong din daw ito sa pagbibigay ginhawa sa sakit sa tiyan at kasukasuan. Nakapagpapalakas din ng resistensya at nagpapabilis ng metabolismo. Naku, sa dami ng health benefits na dala ng ashitaba, hindi nakapagtatakang dumarami na ang fans nito. Isa sa nagsasabing natulungan siya ng ashitaba ay ang 62 years old na si Tatay Pipito na may bukol malapit sa masela na bahagi ng kanyang katawan. Nag-umpisa ako 6 months ago sa kanyan, parang nalaman ko lang yan doon sa pamangkin ko dahil yung nanay niya may sakit na cancer. Hindi man cancerous ang kanyang bukol, gusto namang bigyang lunas ni Tatay Pipito ang sakit na dulot nito. Kaya naman araw-araw siyang kumakain ng 3 hanggang 5 dahon ng ashitaba. Oh, ito ang ashitaba. Ito ang tamang pagkain talaga niyan. Yung lasa niya normal lang, wala talagang guwan. So kinakain talaga ng hilaw, ganyan lang yan. Isang linggo pa lang daw mula nang simulan niya itong kainin, bumuti na agad ang kanyang pakiramdam. Napansin din niya ang unti-unting pagliit ng kanyang bukol. Sa bukol ko, naramdaman ko yun na medyo lumiit siya. Pagkatapos yung dating paminsan-minsan sumasakit siya, ngayon hindi na. Ang bukol na dating kasing laki ng hinlalaki, ngayon ay kasayis na lang ng hinliliit. Because of its anti-inflammatory effect, kontra-maga, kung anuman di ba ang namamaga sa ating katawan. Talaga because of its strong antioxidant property. Pero paalala, para mas makasigurado, mas mainam pa rin kumonsulta sa eksperto. Sa pagkabilib niya sa ashitaba, gusto niya rin itong ibahagi sa kanyang pamilya. Ang problema, Hindi po kumakain ng ashitaba kasi po ayoko po ng lasa ng gulay. Kung lasa lang ang problema, huwag nang mag-alala. Dahil may good news na dala si Chef Malu para mapasarap ang ashitaba. Pwede nating maging best friend ang ashitaba. Marami tayong pwede niyandang mga dish na makakatulong para lalo nating ma-enjoy ang pagkain ng ashitaba. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Isa sa pinakamadaling ashitaba recipe ay ang healthy tea. Maghanda lang ng tubig, syrup o pampatamis, lemon at kalamansi. Una nating gagawin, pakukuluan ang mga dahon ng ashitaba. Matapos na ang ilang minuto, isali na ang tubig na pinagkuluan para gawing tsa. Haluan ng syrup o asukal at isalin sa tasa. Pwede itong haluan ng kalamansi o lemon. Kung cool and refreshing naman ang trip nyo, pwede rin itong gawing sa malamig. Lagyan lang ito ng yelo at pwede nang inumin. Sa simpleng paraang ito, siguradong mapapasa iyo na ang sustansyang hatid ng ashitaba. Ang pinagsingawang dahon ng ashitaba, pwede rin natin gawing sangkap para sa paghahanda ng ating fresh vegetable salad. Maghanda lang ng bunga, kabatis, sibuyas, toge, lemon, asin, paminta at syempre, ang dahon ng ashitaba. Ang una nating gagawin ay paghahalu-haluin natin ang sangkap ng ating fresh fruit and vegetable salad. Salad bilang appetizer at salsa, pwedeng
pwede na ang asitaba. Siguradong hindi mo na mapapansin ang gulay dahil kikiligin ka sa magkahalong tamis at asim ng mga sangkap. At ngayon, ihahalo natin ang asitaba sa ating main course. Papangalanan natin siyang Cheese and Asitaba Stuffed Pork Chops. Ilabas na ang pork chop, keso, breadcrumbs, harina, itlog, asin at paminta at ang ating bidang dahon, ang asitaba. Ang una nating gagawin, paghahaluin natin ang ating diced asitaba at saka diced cheese. Timplahan ng asin at paminta ang pork chop. Pwede nang ipalaman dito ang hinandang asitaba at cheese. Tupiin lang ang pork at balutan nito ng harina, binating itlog at breadcrumbs. Piprito na natin ang ating asitaba and cheese stuffed pork chops. Kapag golden brown na, ready na tayo for plating. Almusal, tanghalian, napunan, subukan natin ang asitaba sa omelette. Pag gumagawa tayo ng omelette, mahalaga na ang ating kawali ay mainit. Ibuhos na ang binating itlog na tinimplahan ng asin. Ilagay na ang hiniwang bell pepper at keso. Ilagay na ang asitaba na magbibigay ng bagong twist sa ating omelette. Ayan! Pwede na nating itupi ang ating omelette at kainan na! Makukumbinsin na kayang kumain ng mga pamangkin ni Tatay Pipito ng amazing asitaba? Sarap! Okay pala siya pag may halong asitaba. Kumbinsido! Salamat sa sari-saring paraan ng paghahanda ng asitaba. Mas marami na ang pwedeng makinabang sa kanyang sustansya.